Hi everyone, Tadya, how? Today, magluluto po tayo ng nilagang baboy. Yan. Pinapalambot na po natin yung yung mais, kasi medyo matagal yata itong maluto. Iba kasi yung mais na to, hindi siya yung sweet corn. Tapos, nilagyan ko na din ng tomato and onion. Gusto ko sana ng medyo maasim, kaso yung asawa ko at saka si Daniel, hindi sila, ayaw nila ng maasim na sabaw. Ayaw ko naman magdoble ng luto, sayang naman. Kaya ako na lang yung mag-a-adjust, kaya nilaga yung lutuin natin. Palambutin muna natin guys yung mais. Ang ganda ng nabili ni Hubby na mais, so fresh pa siya. May balat pa kanina nung binili niya. Yan. Guys, takipan muna natin. At palambutin muna natin yung mais. Yan guys, open na natin. Yan. Ilagay na natin yung pork para lumambot siya. Masarap sana siya guys, ngayong medyo umuulan-ulan dito sa amin. Yung medyo maasin. Kaso hindi talaga sila kumakain ng maasin. Tayo pa man din mga Pilipino, super fan tayo ng mga maasim na sabaw. Para hindi naman masayang at nagtitipid tayo ngayong pandemic. Yan guys, nailagay na natin yung yung pork. Palambutin muna natin. Maganda kasing gamitin tong itong lutuan ko. Madaling lumambot yung mga karne at saka yung mais niya, guys. Para yan, gusto ni Daniel yung nilagang pork. Yan, takipan muna natin, guys. Palambutin muna natin yung pork. Mamaya natin lagay yung mga gulay. Yan, guys. I-open na natin siya. Wow. Ang ganda na lang ang kulay. Ang ganda ng kulay ng mais, guys. Yan o. Medyo malambot na din yung yung pork. Maglalagay na tayo ng pepper. Lagyan natin ng konting pepper. Konti lang, guys. Then, mag-add na tayo ng salt. Hindi tayo nagamit ng mga patis. So, lagyan natin ng salt. Mag-add na lang tayo mamaya pag matabang pa siya. Guys, okay na siya. Ang sarap ng sabaw, manamis na mis kasi yung mais natin is fresh. 'Di ba yung mais pag pag bago siya, pag manamis na mis siya 'yan. Lagay na natin yung yung cabbage. Ang gulay lang natin nilalagay is cabbage at talong. Ganyan natin guys. Lagay ko na din yung talong. Yan, disclaimer lang po. Hindi ako magaling magluto. Mga lang din, mga pachamba lang din yung niluluto ko. Pero nagugustuhan ng anak ko at alam ko na healthy. Hindi tayo nagamit ng mga masyadong madaming na mga preservative. Yan, wala tayong bedsheet. Takipan natin guys. Yan guys, buksan na natin. Wow! Diba? Tapos, lalagyan natin ng green onion. Pampabango.
Madali lang siyang maluto itong ano, itong talong. Ang sarap ng sabaw niya, guys. Magugustuhan to ng anak ko at ng asawa ko. Hintay pa natin at mga siguro mga 3 minutes pa. Yan guys, luto na siya. Tiyan na lang natin. Pakita ko lang sa inyo yung ano niya. Ang sarap. Ang sarap nito guys. Kahit hindi masyadong madami yung gulay ko, basta yung sabaw niya panalo na. Mahalaga lang kasi kay Daniel is sabaw. Basta laging may sabaw yung mga pagkain niya, okay na sa kanya yan guys. Diba? Ang dali lang magluto. Kahit hindi tayo, hindi talaga akong magaling magluto. Nagluluto lang din ako ng ano. Napakadali lang nito guys lutuin. Magluto din po kayo. Yan. Dalawa lang yung nilagay ko na gulay. Cabbage lang at saka talong. Ang sarap na. Ayun pala, may mais din pala. Ang sarap niya guys. Ang pamis. Yan, ito na. Ang ating nilagang baboy. Basta kasi may sabaw mahalaga. Yun ay gustong gusto ni Daniel. At ni Habi, masarap humigop ng sabaw. Panalo yung sabaw natin guys. Yan, luto na yung ating nilagang baboy guys. Super happy ako kasi napapakain ko yung asawa kong Taiwanese sa mga Pinoy foods at saka yung anak ko. Ay ilang nila na mga may gatang pagkain at maasim. Kain po tayo! Wow, ang sarap ng ating nilagang baboy with fried pork and nilagang okra. Yan, ito yung lunch namin ni Daniel ngayon kasi si Habi natutulog pa. Galing siya ng panggabi. Mamaya pa siya mga 6 siguro ano bangon para kumain. Magluto na lang tayo mamaya ng kanyang pagkain. Yan. I hope you like my video. Please like, share, and subscribe. Bye! Keep safe always. God bless you all.